Hi guys, kumusta? Ayan, so time check natin, it's 2:59 na guys. Lalabas ako ngayon guys kasi susundin ko si Alexander sa school. Ayan, pag may pasok ako guys, minsan natutulog ako ng maaga, ng between 9 o'clock natutulog na ako guys pagkahatid ko sa kanya. Kasi nga, pagka alas 2 or 2:30 kailangan gumising na ako guys kasi kailangan sundin ko siya sa school. Kasi kung hindi ko siya masundo guys, tatawagan ako ng registrar dun sa school para sunduin siya. Ayan, so medyo makulimlim yung panahon. Kailangan natin magdala ng payong guys kasi parang uulan yata. Ayan, tara guys, sama kayo para makita niyo yung daan kung saan ako naghahatid kay Alexander kapag kaumaga. Ayan, so see you. Ayan guys, as you can see, dito ako sa labas ngayon. So maglalakad na ako guys. Ayan, papakita ko nga pala sa inyo guys kasi this coming Thursday fall na. So lalamig na yung panahon guys hanggang sa maging winter na yan. Ayan, papakita ko sa inyo na nag-iiba na yung kulay ng dahon dito sa ano, dito sa amin, yung dahon ng mga puno nag-iiba. Ayan, tapos hanggang sa malagas at wala na matirang dahon. Mamamatay na ulit sila kapag ka-winter. Ayan. Ayan guys, kita nyo, orange. Orange na. So, isa lang ang ibig sabihin yan, guys. Ayan, lumalamig na yung hangin. Ayan, mauubos ang lahat ng dahon na yan kapag ka nag-winter na. Especially pag malapit na mag-winter. So, dahil nagsisimula ng mag-fall, ayan, nahuhulog na yung mga dahon. Kung nakikita nyo, kapag ka-summer kasi, pag-upisa ng summer, tumutubo yan sila, bumabalik sa kulay green. Ayan, pero pagka ano na, kapag magpo-fall, ayan, nagyayelo na. So halos ng lahat ng dahon is nahuhulog na. Well, hindi pa naman lahat kasi sa Webes pa naman ang officially na fall eh. Ayan, oh. Official September 22 fall na yan. So lahat ng mga dahon na to magsisimula ng magkulay yellow and then mag-brown and then magiging ganyan na siya. Ayan. And then sunod na yan, winter. So sa nakikita nyo guys, ayan, tignan nyo, naglalakad ako mga 8 to 10 minutes walk lang yung ano, school ni Alexander dito guys. Malapit lang kami. Buti na lang. Kasi napakahirap kapag winter, maglalakad ka ng malayo. Sobrang napakalamig at sobrang napakahapdi ng hangin. Kaya it's better talaga na kapag malayo yung bahay mo sa sasakyan. Ay, yung bahay mo sa school, eh meron kang sasakyan. Pagka ganito, okay lang na mag-walkathon tayo kasi medyo malapit lang yung ano, malapit lang yung school. Alright. Ayan. Ayan guys. Nakikita niyo mga bahay dito guys. Ganyan lang yung style. Wala masyadong nakarehas. Yung malalaki yung mga rehas. May rehas nga na ganyan. Pero style lang yung mga ganyan guys. Oh. Wala talaga sa mga rehas yung mga bahay dito officially. Kasi nga, bibihira lang kasi may akit bahay dito eh. Bibihira lang may nagnanakaw. Meron din naman siguro pero hindi ko alam kung hindi ko alam kung saan banda. Pero dito sa amin, wala pa naman ako masyadong narinig na merong nagnakaw. Kaya ganito lang yung mga bahay dito. Like, pinto lang talaga. Ayun o, kung nakikita nyo. Pagpasok mo, pinto lang. Then, bahay na. Ayan, diba? Tapos yung mga sasakyan, dyan lang nakapark sa labas. Kasi nga, bibihira lang kasi may magnanakaw dito talaga eh. Meron man siguro, pero pa isa-isa. Well, I don't know. Siguro, pag mainiwan kang gamit dyan sa labas, yun. Pero kung wala namang gamit sa labas, hindi naman mananakaw yun. And so, malapit na tayo sa school ni Alexander, guys. Yun, malapit na. Ayan. Kung nakikita nyo, guys,
lahat ng parents naghihintay dito sa labas. May parking dun sa may unahan, may parking din dito sa gilid para ano, para masundo nila yung mga anak nila. So dito lang allowed, so hindi pwede pumasok. Ayan. Ayan guys. So tingnan natin kung andyan na si Alexander baby. We'll see. Wala pa. Wala pa si Alexander baby. Ayan. So ganito lang pag magsundo dito guys. So waiting na lang tayo kay Alexander. Ayan na si Alexander guys. Ayan. My shoes are dirty. Oh come on. Can you wash it? Okay, what did you do? Why it's dirty? I just fall in sort of a mud puddle. Someone tripped me and fall me at the mud puddle, and then my shoes was dirty. Okay, come on, let's go. Let's wash your shoes, okay? Okay. I need to wash my hands. At home. Ayan. Ayan guys. So, sundo ko na sa Alexander. Ang kulit. Come on, say hi. I just fall in sort of so trippy, and then I fall into... Who tripped you? I don't know. I don't know? You don't know? So, you should know. I think it was Japanese. I think he's Japanese tripped me. Huh? In sort of a mud puddle. And my shoes are dirty. My shoes are dirty. That's what falls. Yeah. So, Mommy, bye me. Guys. Mommy, catch me. Come. Okay, come on, let's go. Hello. Alright. Ayan guys, pauwi na kami ni Alexander. Ayan, so, tapos na yung school nila. Bukas na naman ulit. Makulit. Oh, come on. So, ganito lang kami araw-araw guys pag may pasok. Hatid sundo, hatid sundo. Ayan. Pagkahatid ko sa kanya, kailangan matulog na ako kasi 'di ba night shift ako, guys. Mommy, you wanna sit somewhere? Hmm. Doon na sa unahan. Nakain ko pa yung buhok ko. Ayan. Malapit, buti na lang malapit lang dito yung bahay namin, kaya walking distance lang talaga, guys. Hindi ako mahirapan kapag nagsundo ko sa kanya. Hmm. Oh, then go sit. Sit na. Ayan, nakikiupo pa. Pagod daw siya. Kala mo naman, alay-layo nang nilakad. Ang lapit-lapit lang naman. Ayan o. Alright. Oh my God. Oh. Ayan, so, ganito kami araw-araw guys. Atid sundo, atid sundo. Kasi kailangan ko pa magtrabaho sa gabi. So, magsisimula ako ng trabaho is alas 9 ng gabi hanggang 5:30. Tapos pagdating ko, ayan, luto dahil papasok mo naman yung asawa ko sa trabaho. Tapos gising ko to, hatid na naman. Then, yun lang, daily routine guys. Hanggang sa maka-day off na. Ganyan ang buhay dito sa Canada guys. Like, walang buhay talaga. Hindi ka guys sa Pilipinas na. Hindi ka guys sa Pilipinas guys na kailangan minsan nakakapag-mall ka pa. Dito nakakapag-mall din naman, 2 days nga yung off dito eh. Kaso nga lang, sometimes may malaking diferensya din talaga. Hmm? Come on, let's go. Baby Abby's waiting. Alright, so bye guys. See you na lang ulit mamaya.